of revival. Ano ba ang sekreto ng revival? From time to time talaga, sabi nga daw, nagpapadala daw ang Panginoon ng revival kasi mahal niya nga tayo. Kasi ayaw niya na pagdating niya, kagaya ng yung parable of the foolish and wise virgins, di ba? Na tayo ay mga tulog, gaya ng mga foolish virgins. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, from time to time, nire-revive niya tayo, ginigising niya tayo, para kung sakali dumating siya, ay ready tayo. Kaya naman sabi mo nga sa katabi mo, dapat ready ka pagdating ni Lord. Kaya di ba nagpapasalamat tayo sa mga revival na nangyayari. Kasi, ayun, yun yung ano natin doon, yun ang gusto ng Panginoon na magising tayo. Pero, ayun nga, bago pala ang lahat, I thank the Lord sa mga buhay na mga nag-take charge nung church outing. Lalong-lalo na sa mga nagluto din. Actually, wala daw mga tulog yung mga nagluto pala. Ayan, sila Brother John Paul, sila Kuya Eason, sila Kuya Adrian, and may mga boys pa na tumulong sa kanila. Tapos sa mga nag-ayos, sila Sai, sila Gerald, tapos sa nag-take charge ng music natin, and sila Brother Miko, tsaka sa mga leading servant na hindi pinabayaan yung ano, kanilang mga LG. Ayan, so praise God. Palakpakan natin si Lord sa buhay nila. By faith, lumaki pa at dumami ang mga aasikasuhin nila pagdating ng araw. Pero yun nga, naawa akong bigla nung nagkwento ang adult na, uy, pastor, pagod pala sila. Ganyan. Pero, by faith sa mga susunod, makapag-assign na tayo doon. Meron sa morning, meron sa tanghali, di ba? Tapos meron sa, basta may mga, i-assign tayo. Pero kasi kaya ko rin sila na-assign, kitang-kita kasi sa kanila na ang saya nila sa ganong parang ministry. Parang talagang hindi, yung parang feel, yung mararamdaman mong hindi napipilitan, talagang gustong-gusto nila na magluto. Ayan. So by faith, marami pa yung ganon, yung gustong magluto. Okay? And then yun, balik tayo dito, nasabi nga daw, sa history, mapapansin mo, lalong-lalo na sa United States, na merong mga awakening at revival ang ginagawa ang Panginoon. Lalong-lalo na noong 1904 hanggang 1905, merong revival na nangyari sa Amerika na nagsimula lang sa isang tao. Ang pangalan niya ay Evan Roberts. Diba? So mababasa niya siya sa God's General ni Robert Slardon. Nagsimula ang revival sa kanya nung nag-pray siya na, "Oh God, bend me." Yun lang yung prayer niya, ha? "Oh God, bend me." Yung parang, "Lord, i-bend mo po ako sa pananalangin." Pero di ba, buong yung lugar nila na apektuhan hanggang sa dumating ang revival, kaya yung country ng Wales ay naapektuhan deeply. And alam niyo ba ang nangyari nung nagkaroon ng revival? Yung mga miminero, dumating yung time tumigil sila sa pagmimina. Bakit? Kasi worship sila ng worship kay Lord. Tapos yung mga kasamahan nila, hindi na daw sila maintindihan kasi hindi daw matigil yung mga pagtatangs nila. Diba? So, isipin nyo yun na grabing revival yung nangyari, na to the point na yung vocabulary daw ng mga minero ay hindi na maintindihan. Tapos meron doon, mga policemen sila, ha? Mga police. Pero, alam nyo kung anong ginagawa? Nagpa-practice para lagi silang may special number sa church. Diba? Kasi mahilig daw sila mag-choir tsaka mag-quartet. Mga pulis yun, ha? Pero nag-aalay ng boses para kay Lord. Yun ang sinasabing revival. Ang mga bar noon, tapos mga lasingan ay nalugi. Diba? Nawalan ng business, natanggal. Bakit? Kasi hindi na daw naglalasing yung mga tao dun sa Wales. Ganon ang revival. Tapos alam nyo ba, ang churches, lahat ng denomination ng mga churches sa lugar na yon ay napuno. Whether it is charismatic, Pentecostal, o Baptist, napuno ang mga churches dahil sa revival. Nagkandahawa-hawa kasi. Dahil nung nakita nila na may revival dito sa church na to, naisip nila, hindi tayo papayag, magpe-pray din tayo, magkakaroon din ng revival dito. Kaya nagkaroon ng revival sa lahat ng mga denomination. Kaya naman, makikita natin sa Amerika din, nag-spread ang revival from church to church. Yung church daw sa Kentucky, nag-baptize sila. Ito, pangarap ko to. Nag-baptize sila ng 1,000 mga tao in just a few months. Diba? 1,000 na-baptize sila. Kaya, sipin niyo, 1, 2, diba? Kung ikaw pastor nun, talagang maaano ka. Hindi pa ba tapos? Diba? Yung ganon. Parang isipin niyo yung pool natin, kung public pool na siguro yun. Diba? Kung 1,000. Pero,
Pag kasi mga 1,000 sa ano talaga yon, river ginagawa minsan, o kaya sa dagat, para at ano, as in, kasalanan mo, aanurin talaga, di ba? Hindi babalik sa'yo. Di ba? So, nangyari. Tapos, sabi nga daw, yung pastor daw namatay dahil sa sa overwork na. Dahil ang dami talagang mga taong gusto lumapit kay Lord. Kaya namatay daw sa ano, from overwork. Ikaw talaga, tinawanan mo parilin. Pero masaya yung ganong kamatayan, di ba? Sa overwork, sa ano. Di ba? Tapos sunod naman, ayan, yung Atlantic City had a population of around 50,000 at that time. 50,000 ha, pero nung nagka-revival daw, 50 lang na mga adult ang natira na mga unconverted. So ibig sabihin, 5,000 ang natira lang na hindi na born again, 50 lang. Diba? Dahil sa revival, mas lamang yung mga na born again that time. Kaya kung mapapansin, diba, ganun pala ang nagiging resulta kapag nare-revive ang mga tao. Kaya pray natin, diba, na sa atin din, dito sa Pilipinas, sa buong Sendalite, mangyari din lahat ng yon. And alam nyo ba, dahil sa awakening na nangyari noong 1904 tsaka 1905, may mga revival din and awakenings na nangyari on a small scale. Small scale. Diba? Paunti-unti. And sabi nga dito, kagaya nung Shantung Revival sa China, nagkaroon ng tinatawag na Shantung Revival na nag-prepare sa mga Kristiyano para naman sa onslaught of communism. Tapos bigla ko naalala to, nung time na nagkaroon din ng revival si Pastor Robert dito, way back 2020, naalala niyo yun, February yun, 2020, kung hindi ako nagkakamali, tapos sumakto, kinamarch, COVID-19. Diba? Nagkaroon ng ano, parang inisip namin, na kaya pala nagkaroon ng revival noon for us to prepare saan? Doon sa coming na pandemic, di ba? Na kung hindi nangyari yon, discouraged siguro ang mga Kristiyano. And thank God kasi after noon, di ba, doon lumitaw yung mga house churches natin, di ba, na nagpatuloy pa rin tayo sa Cebol, sa Makabuhay, kung san-san pa, di ba, sa NHA na, ano, na kumbaga tuloy-tuloy na service. Na minsan meron daw ganun na nangyayari na nagre-revival muna bago, ano, para bago yung ano, parang minsan may pandemic na nangyayari para daw to prepare yung mga tao sa mga mangyayari. Kasi kung hindi daw, pwedeng ma-discourage lang. Diba? Kaya, ganun. And sabi nga, yung Asbury College and Seminary, nagkaroon din sila ng mga experience na ganyan noong 1960s naman. At yung revival naman ay nangyari sa mga colleges and churches in the United States. Na dahil nangyari yun sa Asbury Revival, sa Asbury College, nangyari din siya sa iba't ibang mga kolehiyo at mga university. And tayo naman, ang pinagpe-pray natin dito, na nakakatawa, di ba, kasi ano, sa yung NHS, nakakaranas din ng revival, tapos nahahawa na yung LOA, di ba, yung Lyceum, nahahawa na siya, tapos itong sa Soldiers, nahahawa na rin siya, yung sa Itaas Elementary School, na parang maugulat ka na yung mga principal bigla-bigla na lang pumapayag sa mga gawain. Tapos first time nga daw na mangyari yon na yung Sendalite Main nga, di ba, mag-anniversary sila sa MNHS Main. Eh parang wala pang pinapahintulot o binibigyan ng pagkakataon na ganun, kundi sila pa lang, di ba? Na parang ano, parang nakakatuwa na ano, gym ng school ipapagamit sa church, di ba? Parang nakakatuwa lang na ganun, na may mga time talaga na naboborn again yung mga ano. Tsaka nakakatuwa kay Sir Marmeto lalo, kasi siya talaga yung payag na payag sa gospel, di ba? Tapos ganun din yung principal ng as payag na payag talaga siya. Tapos ito naman sa ano, kailangan lang natin ma-work out yung sa Soldiers, kasi ang gusto talaga sa Soldiers every Friday, di ba, na magkaroon ng campus ministry doon. Kaya yun yung ipag-pray natin, na magkaroon tayo ng mga workers na ready sa ano na yon, yan, sa mga gawain ng Panginoon. Tapos sa noong 1972 naman, di ko lang nailagay talaga diyan, ay nangyari yung revivals naman sa Meridian, Mississippi, when the Holy Spirit began working in the lives of young people. Sabi, however, the youth were not given proper guidance
by the church and the revival soon died. Ngayon, bakit ko to bakit ko to hinayaan na mapasama dito? Kasi nung nagkaroon daw ng revival sa Meridian, Mississippi, ano lang daw, mga youth lang daw ang naapektuhan. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi daw to napaghandaan ng mga older people. Kasi parang feeling nila yung mga young people, mga OA, yung parang dahil nga na-experience nila yung revival, sila naman yung nag-critic. Na which is, isasama ko to sa preaching ngayon, na kapag daw nagre-revival, ano daw ang nag-hinder o nag-i-stop sa revival? Una, critical spirit. Yung parang pag kunari, sinabi mo na, uy, OA na tayo. Ganyan. Pag ganun daw na, pag kunari, di ba sinabi naman ni Paul yun na do not quench the Holy Spirit. Pagka ganun na may nararamdaman ka na tuloy-tuloy na revival, wag mo daw ikikritik. Ngayon, kung pagod ka, magpahinga ka lang daw sa bahay, then balik ka sa revival. Pero wag mo sasabihin na nakakapagod kumanta, nakakapagod mag-worship. Di ba? Hayaan mo lang sila. Kasi kung yung nararamdaman mong pagod, isishare mo sa iba na nakakapagod, ganyan-ganyan, pwedeng makwench yung Holy Spirit. Ang dapat lang daw natin nagawin, pag-pray natin, na yun nga, magtuloy-tuloy pa. Then ano, yung parang maging balance tayo. Kasi yun naman din ang mga nagpapahinto sa revival, yung kunwari may mga asawa na nagagalit. Ano, araw-araw na lang kayo dyan sa church ha, ganyan-ganyan. Kaya ang dapat mong gawin, yung balansehin mo, na parang ayusin mo na muna lahat, then punta ka na. Diba? Sa mga revival na ganun. Pero, huwag natin na ikikritik na OA na tayo sa worship, OA na tayo sa ganyan-ganyan, di ba? Hindi, kasi kapag ganun, yun, basta hayaan mo lang, di ba? So, yun. And then, naalala ko nga kasi yung kay Catherine Coleman, di ba, na kinikritik siya nung, yung parang bago sa kanya. Yung parang before nung revival na nangyayari sa kanya, kinikritik siya nung nauna, di ba? Tapos nung si Kenneth Hagin naman ang lumabas, kinikritik naman siya nung galing kay Catherine Coleman. Tapos yun yung lagi niyang tatandaan na bawat mga revival, bawat move of God, merong mga iba-iba na pagkilos si Lord. Diba? Merong mga pangkabataan, merong mga ganito, merong kung ang sumayaw, hey, ganun-ganun. Diba? Parang wag mong ikikritik pagka ganun. Yung parang, basta i-ano mo lang, ipag-pray mo lang. Basta wag lang, wag lang kunwari, sa pader, yung parang kakaiba na yun. Yung parang, nagulat ka, gumagapang na si Jess sa pader. Yung parang, yung iba na yun, syempre. Parang doon lang tayo magtaka. Yung parang ganun. Pero yung, kunwari, lang naman, yung ang saya-saya lang sumayaw. Uy, ba't ganyan sumayaw si Raylin? Parang malay mo naman din kasi. Diba? Kaya, ganun. And, syempre, sa atin naman ngayon, sa 21st century, alam nyo, ang mga churches daw ay talaga namang yung gutom na gutom at uhaw na uhaw sa pagkilos ng Panginoon. Kasi ayaw daw nila ng coldness and apathy. Di ba? Yung kawalan ng pakialam. Kaya naman, yung mga pastor daw and lay people, di ba, ay nadi-discourage na lang at pwedeng mag-give up na. Tapos yung mga new religious ideas na galing sa mga East ay parang nagte-take over na. Di ba? Kaya the church desperately needs a move of the Holy Spirit. Kaya naman, sabi nga, spiritual awakenings and revival have taken place in the past. Kaya ang tanong dito, can it happen today? Yan, pwede ba itong mangyari ulit sa panahon natin ngayon? Ang sagot, oo. Yan, kasi ang Bible, nagbigay na siya ng clue. Ayan, so ito na po yung verse natin sa 2 Chronicles 7:14. Sabay-sabay po nating basahin. 1, 2, 3, go. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Sa Tagalog po, next. At kung ang mga mamamayan ko na aking tinawag ay magpakumbaba, manalangin, dumulog sa akin at tumalikod sa ginagawa nilang kasamaan, diringgin ko sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan. At pagpapalain ko ulit, pagpapalain ang kanilang lupain. Amen po ba dyan? Gusto ba natin yan? Amen. Ngayon, ano ang mga dapat na isaalang-alang natin? Actually, yan ay galing kay Solomon, di ba? Nung time na dinededicate yung temple, yan talaga ang ipinahayag ng Bible, di ba? Na kung mananalangin tayo, di ba? Mag-humble down tayo, magre-repent tayo sa mga kasalanan natin, diringgin po tayo ng Diyos, okay? Kaya ano daw ang mga kailangan kung gusto natin ng revival? Ano yung mga secrets
Number one, spiritual awakening must begin with God's people. Tatandaan natin na ang revival nagsisimula sa mga anak ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, sa'yo magsisimula. Diba? Kasi ang sabi niya dyan, no, if my people who are called by my name. Hindi sinabi if the Philippines. Hindi sinabi if America. Sabi dyan, if my people. Ang ibig sabihin dyan, yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano. Kung mananalangin sila, magkakaroon ng revival. Sabi nga, hindi daw binigay sa gobyerno ang responsibility na to. Hindi binigay sa mga public servant o sa mga educator. Hindi binigay sa Hollywood, di ba? Pero binigay sa totoong Church of Jesus Christ at sa mga totoong naniniwala sa Panginoon. It begins in the lives of the people who are related to God personally. Kaya alam niyo ang pinakatumama sa akin nung time na nag-preach si Pastor Robert, yung sinabi niya, yung kinwento niya na meron daw pastor, isang pastor na na-burden for revival, na nalangin, di ba? Tapos after nun, yung mga elders, yung mga hindi naniwala sa kanya, kaya siya lang ang nanalangin. And after nun, may mga iilan na sumama sa kanya na manalangin for revival. Pero to make the long story short, yung mga pananalangin nila na yun, ano, dumami hanggang sa nagkaroon nga ng revival nung panahon na yun, nung church, sa church na yun. Kaya alam nyo, ang revival talaga, nagsisimula yan sa isang tao. Na kung mananalangin siya, di ba, kung siya ay talagang manunumbalik sa Panginoon, ihahumble niya yung sarili niya, lahat ng mga tao sa paligid pwedeng maapektuhan. Diba? And sabi nga daw dito sa ano dito nga ito pwede siyang maano kumaga umandar ng ilang araw o kaya naman ng linggo o buwan, pero ang pinaka sinasabi dito, huwag kang susuko sa pagpe-pray ng revival kasi mangyayari talaga yan if you do not give up. Amen. Kaya ang revival talaga nagsisimula sa tao ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Na kapag ikaw, di ba, sa lang dito ang makiagree sa Diyos, ang makagaya ng puso ng Panginoon, di ba, talaga naman, magkakaroon talaga ng revival. Kaya minsan, di ba, may tanong tayo, Lord, bakit ganito ang pamilya ko? Lord, bakit ganito ang LG ko? Lord, bakit ganito kami sa bahay? Alam niyo, ang sikreto lang dyan, di ba, is prayer. Di ba? Na ikaw mismo, kung nararamdaman mo yung burden na yan, kung ikaw nabibigatan ka sa sitwasyon ng pamilya mo, ng kagrupo mo, di ba? Ng mga kaibigan mo, bakit hindi ikaw ang manalangin? Bakit? Kasi ikaw lang naman ang iniintay ng Panginoon. Tatandaan natin, if my people who are called by my name. Kasi merong something, di ba, sa people of God, na kapag tayo ang tumawag sa Diyos, talagang hindi niya tayo matiis. Kaya alam niyo nung yung sabi nga ni Gerald sa akin, kasi doon siya natulog sa tabi namin. From time to time, madaling araw yon, gising nang gising si Faith. Diba? Tapos umiiyak. Kinaumagahan, alam niyo sabi sa akin ng Kuya Jay, alam mo Tay, yung iyak ni Faith, masasurvive ko pa eh. Kaso may uncle siyang OA. Sabi ko, bakit? Eh kasi kada iyak ni Faith, bangon ka dyan. Tapos, kala mo naman may ambag ka. Sabi mo, bumabangon daw ako. Kala mo naman may magagawa yung pagbangon ko. Pero alam niyo bakit kasi ako bumabangon? Parang may something kasi sa iyak ni Faith. Na yung parang alam mo yung hindi ko matiis, na kailangan may ambag nga ako. Parang ganun. yung parang hindi mo matiis, na kailangan niya, parang tanungin niyo, halimbawa, tanungin niyo si Larissa, parang minsan may mga, parang yung pag umiyak si Pete, kailangan din umiyak yan, parang ayoko siyang umiiyak, parang ganun. And ganun din sa Panginoon, kapag tayong mga anak niya, umiiyak tayo, nananangis tayo, nagmamakaawa tayo sa kanya, merong something sa Diyos na nararamdaman niya na hindi niya matiis, di ba? Kaya nagsisend siya Bible agad-agad na ito, umiyak na to. Itong anak ko, umiyak na. Na-miss na daw niya ako. Sige na nga, punta na ako sa kanya. Diba? Kaya every time, ang mga people God, na nanangis, umiiyak, nananalangin, hindi matiis ng Diyos. Amen? Sabi mo, katabi mo, hindi ka matiis ng Diyos. Yung alam niyo yun, sinasagot ka talaga niya. Diba? Yung parang halimbawa, minsan may mga prayer ka. Sino sa inyo nag-pray nung nakaraan? Lord! Gusto ko talaga sumama sa outing. Umiyak-iyak ka na, paying 1.5. Paying 1.3, di ba? O, nakasama ka tuloy. Di ba?
Parang ano, gumawa ang Panginoon ng paraan so nakasama ka tuloy. 'Di ba? Kasi hindi niya matiis yung mga anak niya. 'Di ba? Every time you pray, may ginagawa talaga si Lord. Amen. Kaya in the Testament, revival always came when God's people turned from their sin and began to seek after the Lord with all their heart. Yes, revival always affected society, but it began with God's people. Tatandaan niyo yan, yung revival na nangyayari sa atin, pwedeng maapektuhan ng buong Muntinlupa. Diba? Pwede ang mangyari niyan, tanggal. Diba? Sarado ang lahat ng mga kasino sa Muntinlupa dahil sa revival na nangyayari. Pero alam nyo, it begins with the people of God. Hindi yan magsisimula sa kasino. Huwag kang mag-expect na magsisimula yan sa kasino o sa mga anuhan. Yung mga antag doon, yung sugalan. O kaya yung ano yung sa manok, ano yung sa manok? Sabungan. Hindi magsisimula yan doon na mananangis yung mga yon, hawak-hawak yung manok. Panginoon, revive us! Hindi magsisimula yun doon. Magsisimula yon sa church. Amen? Hanggang sa kumalat na yan. At ang apoy, tatandaan nyo, ano ang karakteristik at nature ng apoy? Kumakalat yan. Kapag may apoy sa isang lugar, hindi pwedeng hindi kumalat yan. Kaya ganun din ang revival. Kumakalat at kumakalat yan. Di ba? Sa ayaw mo at sa hindi. Meron talagang epekto. Di ba? Yung parang mapapansin, Shay, nagliliwanag ka. Di ba? Gabi, nagliliwanag ka. Ba't ganun? Talagang maapektuhan. Di ba? Ano meron sa inyo? Rex, ano meron sa iyo? Ba't iba ka? Makasama nga dyan. Di ba? Talagang maapektuhan at maapektuhan ang mga tao sa paligid. And in the New Testament, the promise of the Spirit given to God's people. Tayo ang may banal na Espiritu. Kaya dapat sa atin magsimula yan. Sabi, the Spirit was not given to the world, but to believers. Kasi nga naman, ano ang magiging ano? Ano ang magtutulak sa mga unbeliever na mag-pray? Kung wala silang Holy Spirit, wala. Di ba? Sino lang ang ano magtutulak? Di ba? Sino lang ang magkakaroon ng divine pull? Di ba? Kundi ang mga Kristiyano. Kasi meron silang Holy Spirit. Kaya nga sabi, the Christ rejecting world cannot know the Holy Spirit. Kaya sabi ng John 7:37-39, on the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out saying, if anyone thirst, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water. But this he spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Kaya, naalala ko nga rin yung kwento ni, yung parang preaching ni, ano, pastor. Sino yung, ano, yung pumupunta rin sa atin? Sa main? Yung faith naman ng inaano? Ayan, Pastor Steve, Bishop Steve Laidlaw. Na ang sinasabi niya naman, tayong mga Kristiyano daw, meron tayong ano, yung pag nag-tongues daw tayo, pag humiling tayo sa Panginoon, yung rivers of living water, di ba? Kaya naman, kung meron daw, merong aagusan ng banal na spirito, tayo yon. Kasi meron na tayong kapangyarihan, meron na tayong kakayahan na makapag-speak in tongues. Kaya every time na nagsisimula tayo, nagpe-pray tayo ng ganon, talaga naman, yung kumakalat siya. Diba? And sabi nga, revival will not begin in Washington or in somewhere else. It will begin when God's people earnestly seek His face. Kaya naman, sabi, history records many ups and downs spiritually. A great period of prosperity would often be followed by decline and apathy. Pero alam niyo, ang pantapat ng Diyos ay revival. Kasi ito nga yung sabi ko, diba? Lagi ko kayong sinasabihan na kapag andyan na yung prosperity, mag-ingat tayo. Kasi kadalasan, prosperity ang nagpapalayo sa tao sa Diyos. Na kapag ikaw dumami na yung pera mo, ikaw nakaranas ka na ng kayamanan, dyan ka na maging watchful lalo. Bakit? Kasi pwede mo nang limutin ng Diyos, pwede ka nang hindi manalangin, kasi kaya mo na sarili mo eh. Pero kapag ikaw, di ba, meron kang pangangailangan, dyan ka lumalapit sa Diyos. Pero kaya nga, kapag tayo, kaya yun yung sinabi ko sa inyo, kung hihiling kayo ng kayamanan o kasaganahan galing sa Diyos, kailangan ready ang puso mo. Diba? Kasi kung ano, hihiling ka ng kayamanan
sa Diyos at hindi ready pala puso mo, ipapahamak mo lang sarili mo. Kasi may mga taong ganun, i-prosper mo lang ng konti, iyayabang na. I-prosper mo lang ng konti, hindi na magpe-prayer meeting yan. Diba? Pero tayo, mas hangad natin ang Panginoon kaysa sa anumang yaman sa mundo. Amen? Gawin niyong totoo ang mga kanta natin, diba? Na more than anything. Diba? Kaya yun yung ano, I love you Jesus more than anything. Ano yan? More than worldly wealth, more than life itself. I love you Jesus more than anything. Tapos ano pa? Yung give me Jesus, diba? And I will be alright. Yung ayos na sa akin. And sabi nga, then when, sabi, idolatry would set in the ungodliness would rule the day. God would withhold His blessings. Then when things seem to be beyond hope, God would raise up a prophet to preach to the people. Sabi, people would begin to seek the Lord and God would pour out His Spirit once more. And revival would come to the people. I believe that God is moving people today to seek His face. Amen? Kaya may mga nangyayari sa atin na revival. Bakit? Kasi gusto tayong ibalik ng Diyos sa mga sa sarili niya. Okay? Kaya yun yung ano, kaya nakakatuwa yung puso ng Panginoon sa Ninibe, di ba? Kaya niya pinadala si Jonah kasi gusto niyang iligtas yung Ninibe. Ngayon itong Jonah lang ang may ano attitude problem, di ba? Siya yung propeta na may attitude problem. Kasi bakit? Ang secret ng puso niya, ayaw niyang mag-preach doon. Bakit? Kasi once na nag-preach siya doon, pag nag-repent sila, patawarin sila ng Diyos. Eh sa puso ni Jonah, ba't ako magpe-preach dyan? Kaaway namin yan eh. Ba? Diba? Pero yun nga, ipinaliwanag ng Diyos na yung ano nga, yung puno na sinilungan mo, ngayon mo lang nakita yan, eh paano pa kaya yung lungsod na yun? Ba? Diba? Na mahalaga sa akin, may malasakit ako sa kanila. Kaya doon, ba? Diba? Yun yung sinasabi na ang revival pwedeng mangyari sa lahat. Kaya wag mong pipiliin. Kaya halimbawa, pag tinawag si ano, si Tenten, Tenten, mag-preach ka sa bayanan, ha? Panginoon, may nang-away sa akin dyan. Ayokong mag-preach dyan. Di ba? Gawin mo pa rin. Bakit? Kasi you never know, di ba? Gano'n sila babaguhin ng Panginoon. O wag na tayong lumayo din, di ba, sa mga kapatid natin. Diba? Sabi ng Panginoon, dalhin mo sila sa anniversary. July 21, anniversary natin. Panginoon, sugalero nga yan eh. Dadalhin ko yan doon. Baka doon pa sumugal yan. baka doon pa magsugal yan. Panginoon, laseng ko nga yan eh. Baka yayain ba yan sila Aaron maglaseng. Diba? You never know. Malay mo naman, diba? On that day, mag-repent siya, diba? At ma-revive ang kanyang kaluluwa. Amen! Kaya revival starts with the people of God. Nagsisimula yan sa'yo. It begins, amen! It begins with you. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, simulan mo. Diba? Kaya naman ganun. Kaya, alibaba, kung ikaw nga ang magli-lead sa pamilya mo, simulan mo. Okay? Okay, pangalawa, spiritual awakening must follow God's plan. Ito naman yan. Kung gusto natin ng revival, spiritual awakening, i-follow natin ang plano ng Diyos. Diba talagang walang formula, wala tayong gagayahin na mga, kumbaga parang strategy, kundi ang strategy ng Diyos. Kasi sabi nga, God is sovereign in bringing about revival to His people. Sabi, no two revivals happen in exactly the same way. However, there are some common threads that seem to accompany awakenings. One of those accompanying threads is a sense of desperation that results in a return to heartfelt prayer. Di ba? Sabi niya, sa lahat daw ng nakita niya na mga revival, iba't iba daw ang klase. Di ba? Kunwari sa Asbury Revival, anong parang tingin niyo na revival sa kanila? Di ba? Revival of praise and worship. Kasi walang tigil, worship explosion sila ng worship explosion. Kahit walang nagpe-preach, worship sila ng worship. Diba? Sa ibang lugar naman, kahit yung pastor, 3 oras mag-preach, talagang hindi napapagod yung mga members. Revival din ang tawag doon. Revival sa word. Pero ang napansin niya dito, sa bawat mga revival, merong common thread. At ano yun? Yun yung desperation na nagre-resulta sa heartfelt prayer. Na Lord, sige na, revive mo na kami. Diba?
Yung kada, yun nga yung sinasabi ni Ate Mer, na kung ikaw tatamaan ka nung prayer na yon, talaga naman eh, yung parang, ano ka, hindi ka, hindi mo hayaan na hindi ka, ano, nag-pray. Yan ang nakaraan, yung mga nakatira dito, chinat ko sila, sabi ko, kayong mga nakatira dyan, ha? Ayan, yeah. Basta may sinabi ako sa kanila na, tulungan nyo kami ha, ganyan, ganyan, ganyan. Kasi sa lahat ng mga nakatira sa church, whether you like it or not, we must return sa mga Levitical duty natin. Ang mga nakatira kasi sa church, mas yung parang must do the responsibility as Levites. Alam niyo yon, yung halimbawa sa mga, kaya ang gusto naming mga nakatira sa church, prayerful talaga. Kasi sila ang sisindi ng mga ano eh, yung sa tabernakulo, sa templo. Alam niyo yung ano, yung light na araw-araw sinisindihan yon. Hindi hinahayaan na mapundi yon, na wala, walang ano. Ano ibig sabihin nun? Yun yung Levitical duty na dapat pray ng pray ng pray. Kasi pag hindi natin tinigil yon, hindi rin titigil ang pagkilos ng Diyos. Amen? Amen. Kaya ganun, pag-pray natin yon. And also, mula sa kanila din, dadaloy sa atin. Diba? Na tayo, ikaw nga sabi mo, ikaw din. Kailangan magkaroon ka ng duty. Diba? Na, basta, magmula ngayon ha, ang ipapay nyo, continuous revival. Diba? Na, yung kunwari, yung upuan mo, ah! May nakaupo na! Diba? O, kinanexo ka din, ay! May nakaupo na! Bakit? Kasi nag-pray ka na eh. Diba? Yung kunwari, yung ano nyo, yung katabi nyo ngayon, walang laman yan. O, ikaw, duty mo yan na ipanalangin na in Jesus' name magkaroon ng laman yan. Hindi si Mary Rose ang magkalaman, ha? Mira. Yung upuan. Kasi nakita ko, pinag-pray niya yung katawan ni Mary Rose, magkaroon ng laman. Ayan, yung magkaroon ng laman, ang ano, yung katabi, di ba? Tsaka yung mga upuan na yan. Amen! Kasi kung merong mga magpe-pray ng ganon, yan, lahat ng bagay, posible sa Diyos. Sabi nga, so far as I know, prayer has accompanied every great revival in history. Sabi, revival praying may begin with just a few people, konti lang muna, but it spreads and others join in. Diba? Na kasi pag nakita niyan, ba't ganun yung mga nagpe-prayer marathon, ang saya-saya? Dahil ba yan sa biskwit? Diba? Ah, hindi. Sa presensya ng Diyos. Diba? Sa presensya pala ng Diyos. Diba? Kaya others will join. Diba? Hanggang sa, ano, pinga ni Pastor Robert Clancy, diba? Pag daw may mga ganun, nag-i-schedule. Diba? Hanggang iibahin na yung schedule, iibahin na yung programa, kasi nga, nagkakaroon ng revival. Diba? And sabi, sometimes, such praying may take years, but always, in revival, there is prayer. Diba? Kaya ano-ano yung mga yan? Yung follow God's plan na yan. Letter A, kailangan, sabi nga dyan, there must be humility in prayer. Na kung magpe-pray din naman tayo, kailangan we must humble ourselves. Magpakumbaba tayo. Diba? Sabi nga, we are not told to pray to be humble. Na Lord, maging humble na po ako. Sabi, rather, humble ourselves and pray. Ikaw mismo, yung mag-humble sa sarili mo. Kasi sabi nga, humility in prayer recognizes the emptiness of our lives and the need for restoration to our first love. Diba? Kapag nag-humble ka daw kasi, nare-realize mo how empty you are. Na grabbing, ano ka, walang-wala ka pala kung wala ang Diyos. At yun nga, yung pagbabalik ng first love mo kay Lord. And if only we could realize how much we need the Lord in our day. Diba? Ganun daw ang humility na araw-araw gusto mo na kasamahin ang Panginoon. Pangalawa, there must be earnestness in prayer. Earnestness in prayer. Diba? Ano ibig sabihin nun? Yung seek my face. Yung sabi ng Panginoon na hanapin mo ang aking muka. Sabi nga, revival praying is not so much praying for God to do something. Hindi mo pinagpe-pray na, Lord, sige na, gumawa ka na, kumilos ka na. Diba? Or kaya naman, Lord, sige na, bigyan mo na kami ng something. Rather, it is seeking the Lord Himself. Na si Lord mismo yung hinahanap mo. Kasi sabi nga ni Hosea 10:12, it is time to seek the Lord. Sabi nyo nga, it is time. Ayan. And sabi naman ni Isaiah sa 55:6-7, sabi, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near.
Let the wicked forsake his way and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord and he will have mercy on him and to our God for he will abundantly pardon. Diba? So, yun yung sinasabi na hanapin daw natin ang Panginoon. Si Jeremiah din. Actually, lahat ng propeta, ganyan ang ano, usap. And you will seek me and find me. When you search for me with all your heart, I will be found by you, says the Lord. Pag hinanap natin ang Panginoon, mahanap natin siya. And kahit si Jesus, yan ang sabi niya. Jesus said, seek and you shall find. Kaya, alam niyo, ganun din ang testimony ko, kagaya ni Benihin. Nung time na umaattend siya sa mga revival ni Catherine Kuhlman, na ano na siya, na-amaze siya na nakakatuwa naman best friend niya si Holy Spirit. Kaya pag uwi niya ng bahay, yun ang pinag-pray niya. And then, gusto ko best friend ka. Kaya after nun, dun naranasan ni Benihin talaga. Na simula nun, kaya nga nagkaroon siya ng book, diba? Ang title ng book niya, Good Morning Holy Spirit. Diba? And dumating yung time, TH days yun. Doon ko kasi nabasa yung Good Morning Holy Spirit. TH days yun, tuwing kada umaga, sinasabi ko rin yun, Good Morning Father, Good Morning Jesus, Good Morning Holy Spirit. And alam nyo, yung grabe yung naranasan ko ng time na yun. Kasi as in closeness talaga. Dati, naiinggit lang ako kay Bishop pag sinasabi niya na pag daw nagpe-pray siya, ganun daw yung nararamdaman niya. Parang ganun daw silang kaklose ni Lord. Na pag na nagpe-pray siya, parang nandyan lang si Lord, parang close na close sila. Di ba? Sabi ko sa akin, naranasan ko yun, nung nagpe-pray ako sa TH, parang andyan lang si Lord. Noong una, parang naano ko pa siya, na-confuse ako, si Lord ba to umumo? Di ba? Kasi talagang as in, parang tangible, may tumabi sa akin. Sabi ko, eh, merong peace. Eh, si Lord to. Di ba? Kasi kapag naman mumo, ano, afraid ka. Di ba? Eh, wala, pinagpatuloy ko, ang saya. Diba? So, si Lord yun, may mga pagkakataon, tas itatouch ka ni Lord dito, diba? May mga ganong pagtouch si Lord sa'yo. Kaya sana, diba, ganon natin isik si Lord. Kaya nakakatawa rin dito si A.B. Simpson. Ito, na, kung si Aaron mahilig siyang tumula, ito, si A.B. Simpson din, may tula siyang nagawa. Sabi dyan, no? Once it was the blessing, now it is the Lord. Once it was the feeling, now it is His word. Once His gift I wanted, now the giver own. Once I sought for healing, now Himself alone. Diba? Nakaka-touch, diba? Na dati, after lang siya sa blessing, pero blesser na yung bigla niyang hinanap. Di dati, after lang siya sa gift, pero after na siya sa giver. Diba? Dati, healing ang gusto niya. Sorry. Yan. Ngayon, healer na ang gusto niya. Diba? So, ganun din. Sana, kasi sila Benihin nga rin, may mga sinasabing gano'n, na kapag daw sinik mo si Lord, yung mga bagay na hindi mo hinihiling, bibigay niya sa'yo. Diba? Kaya gano'n din, ako, pangarap ko yun na dumating tayo sa punto na gano'n, na ang hihilingin lang natin lagi, yung si Lord, tapos idaragdag niya na lang. Diba? Yung mga bagay na hindi natin hinihingi. And letter C, ayan, there must be repentance in prayer. Nung nakaraan lang kasi, kanina lang, yung napag-usapan kasi namin ni Ate Mercy, Nash Aguas, tsaka yung girlfriend niya, nag-break pala sila nung August. Wow, chika minute. Nag-break sila nung August. Ngayon, hindi, ano, yung parang hindi sila nag-usap. Tapos biglang, itong, ang sinabi lang ni Nash kay Mikaela ba yun? Mika, isik mo si Lord. Tapos yun nga, after nun, bigla niyang niyaya na lang, ano, niyayang magpakasal si Mika. Isipin niyo yun, ha? Wala siyang sinabi, wala silang pinag-usapan, di sila nag, ay, sige na, ayusin na natin to, ganyan-ganyan, itong wedding ring, isubo mo na, ganyan-ganyan-ganyan. Wala silang ganon-ganon. Diba, kundi sinabi lang ni Nash, isik mo si Lord. Diba, very spiritual, sana all. Ay, hindi ito parinig, ha? Ayan, so, nagpe-preach lang ako, nagsha-share lang ako, damdaming. Huwag niyo sabihin, nagpaparinig na naman ako. Ayan, tapos na ako dyan. Naiwan ko na dun sa swimming pool yon. Yung mga yun. Pero nakakatuwa lang na ganun. Nasaan na ganun bawat mga boyfriend natin dyan, di ba? Mga kalalakihan natin, di ba? Yung parang, huwag kang after na... Yung parang hindi ka, atat ka masyado. Sana ikaw yung nagsasabi talaga dun sa babae na, isik mo si Lord. Tapos pagka ano, ready ka na, 'di ba? May singsing ka na, may pera ka na, ganun.
Amen! Isaiah! Amen! Diba? Kaya, ganon. Yung parang dapat, sick muna si Lord. Tapos magugulat na lang. Magugulat na lang yung babae, tapos magugulat na lang ang buong mundo, diba? Na magkakasal na pala kayo. Ganon ang dapat. Diba? Tsaka, hindi nila in-announce. Kasi pag in-announce pa kasi na, break na kami. Dami pang makikipiesta. Dami pang, yes! Gaganon. Dami pang, yehey! Diba? Ay, bakit? Anong rason? Dami pang mga chikadorang may involve. Eh sila, sinikret lang nila. O, tapos nalaman na, kasal na sila. O, wala na tuloy magawa yung mga chikadora. Diba? Wala nang magawa yung mga witchcraft. Mga witch, diba? Hindi na makontra. Kaya, ganun din. Minsan, ganun tayo buhay natin. Una, seek mo si Lord. Pangalawa, ano, make it secret din. Yung parang kung may plano ka, pag-pray mo kay Lord, seek mo siya. Tapos, igulatin mo na lang na, ay, papakasal na pala. Diba? Amen? Amen. Oh, tama na, nasa pool na yun. Ayan, okay? Tapos, there must be repentance in prayer. Ayan. So, sabi nga, turn from their wicked ways, meaning repentance. agree na Isaiah. Sabi, though the word repentance is not used, it is certainly described in this verse. Sabi, repentance is not just feeling sorry for our sin. Kasi minsan tayo, ganun tayo, di ba? Pag sinabing parang, pag narinig natin repentance, ah, yan yung parang sorry Lord, ganyan. Pero sabi dito, though it begins with a sense of godly sorrow, repentance is more than that. It is turning from sin. It is doing an about face and it is making a U-turn. Diba? Kumbaga sa sasakyan, ito yung daan mo, mag-U-turn ka. Ganun daw pala ang repentance. Yung kapag nag-repent ka, diba talagang, ano, hindi yung repent. Yun yung sinasabi ni Robert Clancy na ewan ko, naintindihan nyo kasi English nung SM. Nakapag-revival daw, makinig kayo maigi ha, may feeling na ganun, Lord, gusto ko nang magbago. Habang nasa SM, habang yung music team ay tugtog ng tugtog, andun yung feeling na yon. Gusto kong magbago, Lord. Ayoko na ng sigarilyo na to. Ayoko na ng alak na ito. Pero sinasabi ni Robert Clancy, ang totoong repentance, kapag nawala na yung feeling, kapag nawala na yung tugtog, kapag wala ka na dun sa SM, ganun pa rin ang gusto mo. Amen? Amen. Hindi yung sa mismong punto lang na yon na gusto kong isuko to. Pero kapag mag-isa ka na lang, na walang music team, wala si Robert Clancy, ganun pa rin ba yung gusto mo? Yun ang totoong repentance. Amen? Kasi kung ganun lang, yung kung nasa SM ka lang, feeling lang ang tawag doon. Hindi totoong repentance. Amen! Amen! Kaya ganun. Kaya kapag naging ganun ka, maniniwala ang lahat. Di ba? Nakakatuwa. Di ba? Naisuko na ni Tin ang kanyang paglalasing. Di ba? Lahat ng mga estudyante niya maniniwala. Uy, tayo rin. Isuko na natin ang paglalasing natin. Di ba? Yung joke lang yun ha. Hindi naglalasing si Tin. Okay? Kaya sabi nga dyan, one is traveling the wrong direction in life, so he does an about face. He turns away from sin toward the Lord. Kaya sabi, true revival, praying can be a painful thing. Ito, makinig din. Ang pagpe-pray daw ng revival ay napakasakit daw niyan. Bakit? Kasi una, ikaw lang muna. Diba? Kung yan ay binagsak sa'yo ng Panginoon, yung burden na yan, mag-ready kang maging ano, yung parang ma-hurt muna or painful. Kasi una, ikaw lang muna yan. Diba? Kagaya nung amin noon, si kami ni Ate Mer, prayer marathon namin, dalawa lang kami. And it's painful kasi dalawa lang kami. Pero nung nakita namin na may nai-impact ka na rin, uy, meron nakakatuwa, may mga nagpe-pray na rin ng iba na prayer marathon. Yung parang may nakita ka na ay kapuso mo na rin to. Yung hindi nila hinahayaan na lilipas ang ano, hindi sila makapag-pray. Yung parang mga ganon, na tutuwa ka, na be-bless kami kapag may mga ganon. Yung kapag, eto may working kasi sa atin na ganito, na nabibilib kami kasi naglilib talaga siya. Pag feeling niya, bumabalik siya sa dati. Pag feeling niya, hindi na naman siya ayos kay Lord, naglilib talaga siya. Kaya praise God sa mga ganon, diba? Na sana dumami yung mga ganon na working natin, na pag feeling niyo kulang na kayo kay Lord, mag-live kayo. Diba? Kasi nakakapag-live nga tayo sa ibang mga bagay, diba? O ganun din sa mga students natin. Pag feeling nyo dry na kayo,
yan ang gawin natin. Mag-cutting na kayo. Dahil joke lang. Ano, yung tapusin niyo na muna lahat, di ba? Tapusin niyo yung mga bagay-bagay. O, tapos mag-ano kayo, mag-manalangin tayo. Amen? Amen. And sabi, it is painful but necessary. Pero, tatandaan mo, kapag talagang ikaw, nagpatuloy ka, magkakaroon ng resulta yan. Di ba? Kung ikaw, yung gulat ka, ikaw lang muna, no? Tapos, mga next month, yung isang ka-LG mo rin. Yung one-to-one mo na rin, nagpe-prayer marathon. Ay, asaya! Di ba? Kaya, ganun, magbubunga ang lahat ng yan. And last na lang, pangatlo, spiritual awakening is based upon God's promises. Yan. So, ang revival nangyayari dahil sa promise ng Diyos. Ika nga, kung may pangako ang Diyos, paano kang susuko? Sabi, God is saying that if people follow His plan, then He promises to send revival. This verse contains three precious promises for those who seek the Lord with all their hearts. Una, ang promise ng Diyos ay, I will hear from heaven. Nakakatuwa yun, di ba? Nakakatouch. Ng pangako ng Panginoon, makikinig siya atin. Kaya sabi nga, does it seem at times that heaven has turned a deaf ear to outcry? How long has it been since we have really heard from the Lord? Kaya tanungin nyo nga yan, kaya natuwa ako nung may reels na ano, na lumabas sa Facebook ko na sabi niya, ganito tayo kumausap kay Lord. E di, ina na siya. Tapos, ganito naman kumausap si Lord sa atin. Tapos, nung si Lord na yung ano, Ronnie, pray. Parang ganon. Ganon lang. Eh, naalala ko, nung una kong narinig yung boses ni Lord, sa Park Homes pa, at ang sinabi niya lang, Herm, pray. Ganon lang daw mangusap si Lord, pero it's enough. Alam mo na kung ano yung gagawin mo. Minsan daw kasi nag-expect tayo, Rachel, ito ang sinabi ng Panginoon. Ikaw naman, mangangarag ka. Pero minsan daw si Lord, kahit isang sentence lang, isang word daw, that's enough. Kaya after noon, nung narinig ko yun, Herm, pray. Diba? Alam ko na yung gagawin ko eh. Diba? Tapos doon ko na narinig yung ano, from time to time na mensahe niya. Kaya dapat, ganun din, itanong din daw natin kay Lord yon o sa sarili natin, na kailan natin huling narinig ang boses ni Lord? Sa heart natin, or audibly, narinig mo siya. Kasi kung hindi pa, yun, kailangan isik mo talaga siya. Okay? And then, pangalawa, sabi nga ng 1 John 5:14, diba? Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him. Pangalawa, I will forgive their sin. Diba? Pangako ng Panginoon yan na patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan. And tatandaan natin, ang kasalanan ay serious business kasi it separates us from God. And it destroys our fellowship with God. Pero di ba, ang galing kasi nag-provide si Lord ng way for us to be forgiven. Kung tayo daw ay magko-confess ng ating kasalanan. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Para sa akin, ano, ang paalala nga talaga sa akin, no, yun nga, yung sinabi ko nung linggo, sa inyo yung sinabi ni Robert Slardon. Patay kasi sila Roberts. Robert Slardon. Na kapag daw ikaw, hiningi mo ng tawad sa Diyos ang kasalanan mo, sino mang tao, sino mang pastor yan, di ba? O kahit ang demonyo mismo, wala siyang karapatan para ipaalala sa'yo ang kasalanan mo. Galing, no? Parang nakaka-touch. Di ba? Eh, samantalang ang tao, anong lagi nilang titignan sa'yo? Nakaraan mo. Past mo. Diba? Kaya nga nag-post ako nung nakaraan, di ba? Your past will not determine your future. Tama ba yun? Tama ba yung pinost ko? Ayan. Yung parang, basta yung past mo, hindi siya yung mag-aano ng future mo kasi iba yun. Di ba? Kaya pag kunwari sinabi, yung si Catherine Coleman, ginanon siya, di ba? Lakas ng loob mo mag-preach. Diborsyado ka naman. Diborsyada ka naman. Di ba? Ano sabi ni Catherine Coleman? That Catherine Coleman died a long time ago. Di ba? Ganun lang siya sagot. Di ba? Diborsyada ka. Di ba? Sinagot niya lang, patay na yon yung Catherine Coleman na yon. Di ba? Which is totoo naman, di ba? Tsaka yung bunga, yung resulta ng ministry niya, yun ang nagpakilala sa kanya. Na yung Catherine Coleman na kilala niyo noon, hindi na siya yung ngayon. Di ba? Kasi pinakita ng Diyos yung resulta at bunga ng kanyang
ministry. And last na lang, I will heal their land. Amen? Yan. Hindi lang tayo patatawarin, kundi pagagalingin din ang ating mga lupain. Ito nakakatawa kasi, ano, yung healing na yan, pertaining siya sa pagpapala ng Diyos. Diba? Naalala niya, yung kunwari, parang, nung hindi ka pa nare-revive, tigang na tigang ang blessing. Sino nakaranas sa inyo yan? Yung parang ibe-bless ka ni Lord, pero parang ambon. Diba? Lord, ang in-expect ko 5,000, 500 lang dumating. Diba? Eh kasi baka minsan, may mga hadlang pa. Diba? Para 5,000 ang dumating. Pag daw pala tayo, nagko-confess talaga tayo sa Panginoon ng kasalanan, talagang nag-aano tayo sa Kanya, yung as in, sumunod na tayo sa Kanya, pagagalingin yung bansa natin, yung ating lupain, yung ating buhay. Diba? Diyan yung raragasan na yung blessing mo, yung favor ng Panginoon, yung breakthrough, mararanasan mo na. Amen? Diba? Gusto niyo yon? Amen? Diba? Hindi lang yung paunti-unti, yung pasundot-sundot. Ay, Lord, gusto ko yung ragasa. Diba? Ngayon, kung gusto mo ng ragasang pagpapala, diba? Iragasa mo na rin yung iyong ano, confession. Yung huwag ka nang magtira, huwag ka nang mag-preserve pa. Diba? O, no reservation pala, I mean. Diba? Na kung gusto mong ibigay ito sa Panginoon, as in lahat-lahat na. Kasi willing din siya na ano, mag-heal ng land. And sa conclusion natin, sabi nga dyan, the prophet Isaiah prayed, oh, that thou wouldest rend the heavens, that thou wouldest come down, that the mountains might flow down at thy presence. Na kahit si Isaiah, diba, nanalangin siya ng revival. So dapat, tayo rin, from time to time, ganun din yung gawin natin. And sabi nga, throughout history, God has from time to time sent revival to His people. Oh, that He might do it again in our day. Amen? Kaya nga sabi ng Psalm 85 verse 6, will thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee? Yan. Kaya naman, ang prayer natin for tonight ay mag-continuous ang Panginoon sa pagdala ng revival. And alam nyo, ang amazing nung nakaraan, meron akong napansin sa, ewan ko kung alam to ng mga adult natin, parang si Nanay Emily, alam niya to, na iba pala kapag ang nagdilig sa mga halaman ay totoong ulan. Meron siyang vitamina na dala-dala na nabubuhay talaga yung mga halaman. Kasi alam niyo kung bakit, kung napatunayan, yung halaman kasi sa bahay, medyo tuyot na. Huwag mo sabihin kay Nanay Ami, ha? Pero yun nga, napabayaan ko kasi siya nung sunod-sunod akong nabisi, edi natuyot na. Tapos, ang ginawa ko, from gripo, inano ko, pinagdilig-diligan ko yung mga halaman. Edi parang ganun pa rin, dry pa rin. Tapos ang galing, kasi nung umulan ng malakas, tapos naulanan yung mga halaman, ang galing naging green kasi ulit, tapos nabuhay ulit. Alam niyo ang simpleng mensahe ng Panginoon during the time na nakita ko yon. Iba ang revival na padala ng Panginoon kesa sa mga man-made na ginagawa natin. Na mga programa, o kaya naman pag yung mga sinasadya natin ganto't ganyan, di ba? Pero kapag ang revival, di ba, talaga ang pagkilos ng galing sa Panginoon, wala, you have no choice, mabubuhay at mabubuhay ka talaga. Kaya ngayong gabi, yan ang ipag-pray natin. Yung God sent revival talaga. Kasi di ba, ika nga ni Robert Clancy, Pastor Robert Clancy, ang revival, bukod syempre sa mga tao ng Diyos, nagsisimula sa Diyos mismo. Kaya ipag-pray natin yan. Amen? At ngayon pa lang, kasi sa Friday, June 21 na, no? 19 ngayon, 20, bukas 21 sa Friday, magka-countdown na tayo ng 1 month, di ba, bago mag-anniversary. And gusto ko sana, maki-join kayo sa faith ko na sa anniversary natin, yung parang wag na tayo maging selfish na tayo-tayo lang yung isipin natin. Kundi dalhin natin yung mga magulang natin, mahal natin sa buhay, at ipag-pray natin na on that day, may gawin talaga si Lord. Amen? Tingnan nyo, pag nagkaisa tayong manalangin, gaya ng pag-pray natin sa church outing, may gagawin talaga si Lord that day. Kasi kung sa akin, may pinapadala si Lord na mensahe, how much more kapag tayong lahat nag-pray na. Amen? Tsaka yun, di ba, nakakatuwa ngayon kasi nare-revive na tayo ulit. Yung parang nagiging 65, nagiging 70 na ulit tayo, yung population natin. Later on, magiging 75 na ulit, 80, hanggang sa mag-100 ulit. And gusto ko, kagaya ng preaching ni Ate Mer, walang sisira ng momentum. Kailangan, kung tuloy-tuloy, makiisa kayo, ituloy-tuloy natin to. Hanggang sa dumating yung time, hindi na ikaw yung magnanasa ng
revivalist Alex, revivalist Nicole. Lahat kayo magiging revivalist na. Amen! Amen. So, sige, pray na.